So, hello guys. Welcome to Kayla's World. Ngayon, hohol tayo ng mga pinamili ko kanina. Tingnan natin kung saan nakarating ang 1,000 pesos ko. Okay. So, unahin natin ito. Tinapay. Napadaan ako doon sa bakery malapit sa akin pa uwi. So, bumili ako ng tinapay. Ito, 20 pesos itong tinapay na to. Ang tawag nila dito, Ensay Madalo. So, sulit sa 20 pesos. So, isa na. Naka-isa na tayo. So, next natin. So, kaya to, favorite kasi ito ng panganay ko. So, bumili ako nito, 27, I think, 27 po. Isang ganito. Then, oba. So, chicken, nabili ko siya ng 149 pesos. Ayan. Ilang kilo ba ito? Hindi ko mabasa. 0.9 kilo lang pala. Hindi na nakabot ang 1 kilo. Yan. Pang adobo mamaya. Then, yan, kape. Kasi hindi pwede mawala ng kape every morning. Yan. Kape. Tapos, coffee mate. Yan. Coffee mate. Creamer. Yan, creamer. Hindi po siya sponsored mga besh. Kaya pakita ko ng sinyo kung napamili ko sa 1,000 pesos ko kanina. Yes. So, ito po. Hindi siya mawawala sa akin. Kasi ito yung ginagamit ko sa bono. Ito yung sobrang effective sa akin na talagang nakakapagpapiti. Kojisan. Parang 63 pesos ata ito. Ganyan. Ito yung buy 2, save 10 pesos. Ito yung Dream White. Hindi ito yung orange na sabon na Kojisan. Kojisan. Tama, Kojisan. So, ito, powder. Anin na powder ng pala. Parang 60 pesos ata ito nabili ko. 60 pesos anin. Tapos, ito si Manong Clover. Si Clover chips. Favorite ko ito. Hindi pwedeng mamawala. Pag nanimili ako, kailangan may ganito. Parang nagsaysay ako kung nakakain ako nito. Alam ko kung bakit. And then, syempre, toothpaste. Kasi naubos na yung toothpaste namin. Mahirap bumili yung patingitingi. Kaya yung parang feeling mo nakakatipid ka sa patingtingin, hindi ka talaga nakakatipid doon. Kasi parang ang unti-unti lang naman, tapos ganito na yung halaga. Eh kung bibili ka ng ganito, ito kagaya nito, dalawa na siyang tube, 109 pesos lang. So, ano pa ba ang pamili ko? Ito, patatas. Patatas, dalawang piraso. Bali, yung kilo niya ay 78 pesos. So, ang aking nabili ay 0.27 gram. 0.278 grams. So, 21 pesos. Tapos, dalawang bawang yung nabili ko. Inabot siya, 112 yung kilo. Pero, 11 pesos yung nabili ko. 11.42 pesos. Ito ba? Meron pa ba? Ito. Minsan kasi umagahan, kailangan yung edad din ng mabilis ang pagkain. Kasi minsan, medyo maaga yung pasok niya. Minsan naman on time, parang tama lang. Pwede pa ako magluto ng breakfast. Pero pagka minsan kasi maaga yung pasok niya, kaya kailangan may noodles. Ito, sardinas. Pang mabilis ang ulam din. Actually, favorite yung dalawang anak eh. Sardinas. Pagka nagmamabilis, gusto na nila kumain. Okay, dito sila. Gusto talaga nila kanin, tapos ito yung ulam.
Gusto nila yung pag lalo na mainit yung kanin. Yan. Sardines. Yan, eto pa. Favorite din to. Yung umaga, yan. Lalagyo ko ng itlog. Tortang meatloaf. Parang ganyan. Tortang meatloaf. Paano ba ito? Parang ano ba ito? 17 ba yun? Or 19 pesos? Yan. Tapos ito. Ito yung ginagamit kong langis. Oil. Spring coconut oil. Yan. Parang 30 plus ata ito. 34 yan. Parang mga ganyan. Hindi ko na sure. Kasi mamaya ko lang titingnan sa resibo ko. Yun. So, tulog siya kasi sobrang lamig doon sa supermarket na pinagbilan ko. Nakatulog na yung langis. And then, so, Malba. Share again. Ito naman, favorite naman ito ni Kevin. May di siya dito sa Malba. Kaya kailangan kami Malba. Para 27 agin ata may di ko dito. Yan. Ang dali ko ba? Ah, ito. Yung pang-breakfast din ito. Ting umaga. Ito. Skinless na longganisa. Tsaka tapos bulog na. Bulog na ba? Bulog. Iba ko ba sa parang bulog na. Yan, favorite ng asawa at anak ko. Hindi sila dyan. Every breakfast. Nami kasamang sininol tsaka egg. Perfect. Ano pa ba? Wala na pala naman itong bag ko. Dalawa na lang. So, ayan. Sugar, 1 kilo. 40 plus. 42 parang ganyan, 42 pesos. Ganito lang yung merong, ito lang yung brand na doon sa supermarket na pinagbibilin ko. Walang ibang brand. Yung mga kagaya sa mga ibang malalaking supermarket na may pangalan ng mga may pangalan yung asukal, may pangalan ng brand, ganyan. Wala. Ito lang siya. Ano to? Ito? Yung segunda. Segunda na asukal. Mas mura ata nga ito yung ganito, yung mga ganito. Parang atatak na lang nila. Pero nakita naman namin paano niya nire-repack. Okay naman. So, ano pa ba? Ayan, corn beef. Favorite din nila to. Every morning nilalagyan ng patatas. Yan, favorite na yung anak at asawa ko. So, lagi kami may ganyan. Pero hindi naman everyday kasi syempre kailangan din nila kumain ng mga rin na ulam, totoong ulam, ganyan. Meron naman. Kasi may nabibilan kaming kainan doon sa labasan. Doon kami bumibili kasi ano yung mga food, yung totoong food yan. Mga patahe talaga, mga kailaga, sinigang yan, menudo, tsaka igado. Marami kasi yung binibenta. Tapos yun na yung mga binibili ko kasi okay naman yung mga panila. Yan. So, ito pa. Yes. Nalaman ng bag ko. Yung diaper. Diaper ni Kaden. Kasi hindi pa rin talaga siya nahihirapan pa rin talaga siya na ano, na mag-try na mag-wiwi. Diaper na pamili ko. Na pamili ko doon sa 1,000 pesos ko. Okay pa rin naman. Kaya lang, hindi ko gaya dati na yung anak, parang dati, ang dami-dami na nabibili sa 1,000 pesos. Tipong dalawang kamay ko puno siya ng dala-dala kasi sobrang parang ang soft yung value ng 1,000 pesos malaki pa talaga. Marami kang magbibili, may magbibili ka pang bigas, ganyan. Eh dito sa panamin ko wala talaga pang gamit ng ano. So, ayan guys, ito lang yung pamili ko dito sa 1,000 pesos ko. So, sana mayroon kayong nakita o alaman nyo kung gano'n naman yung value na 1,000 pesos natin sa ngayon. So, ang pera kasi pa sa akin ha, pag nabariyan na yung 1,000 ko, feeling ko mamaya wala na siya, kaya bukas wala na siya. Kasi, hindi kagaya dati na ano eh, na parang pag may 1,000 pesos ka sa wallet mo, parang feeling mo maluwag ka na sa pera, parang next day may pera ka na naman, the other day may pera ka na naman. Ngayon, hindi na eh. Parang naramdaman ko, pag may 1,000 ako sa wallet, mamaya, may pera ako. Tapos, the other day, wala na akong pera. Kasi, ang bilis talaga niya maubos.
alam mo yun, yung mga pangangailangan sa bahay, hindi lang kasi natatapos ang mga groceries. May hingi ng baon, merong kailangan gumawa ng project, yung mga ganun. Pero, syempre, ganun talaga, part ng pagiging parent, kailangan ibigay yung needs ng mga anak. So, guys, shoutout pa lang si ating Nicole de la Santos na Nicole Adiles. Asya, isa kaibigan ko siya from San Pedro, Laguna. So, hi Ate Nicole, ito ang love shoutout na kita. Good luck sa negosyo, sana. Alam mo na, nandito lang ako. Chat-chat mo lang ako. So, bye!